We're still watching the Star Magic All-Star Games 2023 here at the Mall of Asia Arena. Magandang gabi po sa mga nakatutok sa ating live stream of this volleyball exhibition game between the Star Magic Lady Setters and the Star Magic Lady Spikers. Tingnan natin kung ano ba ang mga kwento sa likod ng mga koponan natin today. Let's turn it over again to Ayana Perlas. Mela and Rex with the Lady Spikers winning the first set. Actually, naikwento sa akin ni Head Coach John Abelia that it is because this time, kompleto yung lineup nila. Last year, Ashley Colette was actually absent due to an ankle sprain. Pero ngayon, nakompleto sila. They want to bring out and use this as motivation to secure yet again another win. And share ko lang ang bango po ni Joshua Garcia. Parang yun ang highlight ng report nito ni Ayana Perla. Share niya lang daw. Ang bango po ni Joshua Garcia, medyo katabi niya po doon sa side ko sa stage. Feel ko yun yung gusto niya sabihin sa simula pa lang. Kunyari lang nag-report. But back to the ball game sa mga bagong pasok po sa ating live stream. Star Magic Lady Spikers won the first set. Buntis na makahabol itong Lady Setters, no, from a very big gap. Nahabol nila yan. Of course, balikan din natin yung scores ng ating mga players. Gretzel Sultones, the girl serving right now, scored 8 points in the first set. 6 points naman para kay Abby Maranyo. On the other side naman, Annalyn Salvador leading the girls in blue with 5 points. Taray, sumasabay. Sumasabay sa mga pro players, ha? And balita ko siya rin ng best player last Star Magic Volleyball Games. Baka ma-scout yan. Yes. Pero sabi nga sa report ni Ayana, last year may mga kulang sila sa lineup. So now Coach John is happy that they get to field in more players. And just like that, Navarro scoring another one for the Lady Spikers. And what a luxury for the Lady Spikers to have Navarro and Anna for formidable spikers as well, no? Nakakatuwa na, ano, na multifaceted yung ating mga celebrity. Sumusports din. For the Lady Setters naman, they shuffled their lineup. Lots of new faces in the second set. Oh. Hyperi getting that ball across. Abby Maranyo will pick it up and she will drop this time around. Good eye by Abby Maranyo. But ito isa rin na abang nating player. Of course, Hyperi. Isa sa mga well-loved celebrities natin of her generation. Very talented. Pero ngayon, mag-challenge sa volleyball. I believe she also played last year. Right now, it is Tamara Alexandria who's serving for the Lady Setters. This is a different story right now dahil sila yung lalamang. Kanina, all throughout the first set lamang itong Lady Spikers. Erin Navarro targeting Tamara. What can you say so far about this girl right here, Rex? Annalyn, she's leading their team in scoring. She's doing everything for the Lady Spikers. And you know those camps you were mentioning earlier na around 10 years old sinalihan niya. It's paying off right now because it seems like her basics are talagang maganda yung foundation, no? She can dig. She even rolls a lot to try to save some balls. And the power is there, but just a bit too much because that serve is going to be an error for Annalyn Salvador. Also see Arabella Del Rosario on the side of the Lady Setter. So itong si Coach O, sabi mo nga, nag-shuffle ng players. Oh, Abby Maranyo finding the hole. Kitang-kita niya na walang tao talaga dun eh. Veteran moves. Wait,
goal by Abby Marano to get her lead 7 point already for this match. As the captain, Jana Zaplan goes for the serve. Dakis will spike that. Oh, great take by the libero, Isabel. Marano with the tip. Dug up by Dakis. Kayuna will go to her again. Soltones with the defense. Great take by Annalyn. Vivory will go for the spike. And she will get a point. That was sailing out already, but Isabel, good initiative though. Na she was trying to save it. Actually, minsan it starts from there, you know, yung intention of player to really try and attempt to get the balls. Then later on, more training, madidevelop na yung ball control niyan. But great job from Vivory talaga. You're getting into her groove as her team ties this game into 5-5. Kanina lamang po ang Lady Setters nakahabol sila dyan with a collective effort. Sabi nga ni Rex, ang ganda ng lineup nitong Lady Spikers. Ang daming talaga may background sa volleyball. Ito pa pa si Rex, kung ano natataranta. Just like ito si Vivory, she knows how to measure kung inside ba or out. Minsan sa mga ibang exhibition games, makikita mo pagpapunta sa kanila yung bola na nagpapanik eh, no? So, makikita mo na this is a product of their training talaga, and credits and kudos to their coaches, sa mga trainers nila. Pero si Brent Damage naman, parang for the cheerleader ang ganap doon sa gilid, no? Talagang all out mag-cheer para dito sa Star Magic Lady Setters as Chaham Barayo gets another ace for her team. They lead this set 7-6. Parang nag-wishlist kasi po si Rex Intal na gusto niya daw 3 sets para mapanood niya malalo si Brent Damage. Nagtago na po at alam mo parang pag-uwi ni Brent Damage, pagod pa rin po siya dahil nakailang gulong na po siya dun sa gilid ng bench, kaka-cheer. Dun siya na warm up eh. Back to the ball game kay Yuna. Targeting the end line. Soltones will set up. Chang Abby Marano talaga namang pagod na pagod ang reinforcements ng green shirts. With a bit of swag after that defense. Soltones almost reaching double digits. Akala yata ni Kinesa na no, PBL. Hinahabol niya talaga yung player of the game, man. Sabi nga natin, yung mananalo dito kasi may project eh, si Star Magic. Gusto na pala kayo change career niya, no, ni Soltones. Pero makikita mo si Chang talaga all over the floor. Naghahanapan talaga sila ni Soltones. Kanina pa siya sa service line. Tina-target niya itong gitna ni Erin Navarro and ni Vivory. And so far, it's been very effective for them. Ooh. Great read from Rachel and Dakis. Sabi siguro niya, kinakareer na nung kalaban namin yung import. Kami din. Sinundan na eh. And with that Dakis block, naputol na itong momentum ng Lady Setters. Setters fielding in Miss Mel Habihan, one of my favorite people on earth. Tingnan natin kung she could be a difference maker here for her team. Oh. Great serve by Vivory. Alaanin sa utak-utak nitong ni Gretzel Soltones. Ang puntos na yon, they are down by, they are up by 2 points. As Mela Habihan prepares to serve for the ladies. And I had the chance to talk to her kanina na, kasi she's from Ateneo also, and I asked her if she plays volleyball. And sabi niya, bago pa lang, and she's very interested to play. Are we talking about Mela Habihan? Yes. Ang
galing nga yung nag-serve siya. Spike serve. Natutuwa talaga ako kasi lahat sila halo spike serve. Minsan may concerns lang sa kung mag-out or what, but nonetheless, no, parang in a span of a short period of time, natutunan nila yung mga ganyang klaseng skills. So, let's go back to the ball game. Adeline Salvador just continuing what she does best this evening. And so does Gretchen Sotones. And si Gretchen, laging single block lang siya eh. Laging center yung blocker niya. And makikita mo na, what if sa PBL, ganito siguro, ganito palagi. Wishlist po yan ng mga professional players na magkaroon ng isang blocker lang. Oh. Oh. That was a great attempt by Tamara. But they cannot keep that ball alive. Great spike as well from Annalyn. You know, we've been mentioning her all throughout this evening, all throughout this game. She's been very consistent in all the departments, no? Right now, we also have Angela Ken. Some action for the Lady Spikers. But Carmela Ford will commit that service error. Parang mali yung contact niya doon eh. No? Pero siguro, extend mo na ng 2 days pa yung training. Uh-oh. Perfect na. Well, she's been having a good serving day naman before that error. We still haven't seen other players come in like the likes of DJ Jaiho. Yan din isa sa mga abangan natin. Maganda yung brand damage DJ Jaiho face-off sana. Coaches, baka naman. Ito, Kayuna will set up. Angeline Salvador, great save by Tamara. Or by Jana Zaplan, rather. This is another long rally. Abby Maranyo will target Dakis. Navarro will spike that ball. Great dig by Mika. Yung mga imports na naman. Nagkakatitigan ng mga imports. That is the second time around. Nakakahiyaan po ito si Sultones at Maranyo. Long rally ah. Kasi nababanggit po namin, nag-training po ang ating mga teams, pero hindi pa sila nag-team building. Yung mga... lumalabas talaga. Yung mga kailangan sila mag-asama. Mga kailangan mag-bull session pa sila. Open maglabasa forum ng sama na loob. Yan yung mga common na ginagawa pag team building. That's why the players, when they are well-gelled inside the court, dahil yun sa mga team building sessions, or kaya naman, mga skills kagaya nitong pinapakita ni Erin Navarro, who's also had 6 points already this evening for the Lady Spires. Imagine, no, kalat-kalat yung puntos nila. And the interesting part is, the celebrities have more points than the imports. Wow. At least on their side as the Lady Spikers. The Lady Setters naman talagang namamayagpag po. Talagang in-embrace na po nila yung role nila na tagabuhat po tayo today. Si Jel, kahit kanino niya iset, pwede talaga eh. And dito naman sa side ng Lady Setters, halos lahat sa mga imports talaga. Pero you have to appreciate also na yung mga simpleng dig dito sa Lady Setters ng mga celebrities, big help yan para, kagaya niyan, para maka-atake yung kanilang mga imports. And earlier, we saw a great dig from Mika. And this time around, she was there. Kaso masyadong malakas. Talagang career po yata. Parang nag-weights pa po yung mga celebrities natin for this game. Nag-weights training pa. Kasi kargado yung ibang pumapalo eh. Kagaya niyan. May set play na ngayon. Again, miscommunication on the side of the Lady Setters. But we also noticed a great dig from Crystal na libero of the Lady Setters. Dahil nakalamang na ulit itong blue shirts na tawag po ng timeout si Coach Oliver Almagro, magbabalik tayo.
tayo sa Star Magic All-Star Games 2023 here in the Mall of Asia Arena. It is the Star Magic Lady Spikers up against Star Magic Lady Setters. Brand damage inside the court for the greens. Natin, eh, no? Another error for the Lady Setters. I-set up niyo si Brenda. Sana maka-point siya coming from a spike, no? Feeling ko, kahit hindi, pag di siya binigyan ng bola, kahit mag-tumbling niya siya sa gilid, maka-adyo na yung mga tao. Dahil career po talaga ang ipinunta dito ng Lady Spikers as Kayuna got another service ace there. And it's Coach O reminding his players na when in doubt, just get it. Yun yung sinabi niya sa timeout. So, he's just reminding everyone to have the initiative to better the ball all the time. Because that's exactly what the Lady Spikers are doing, no? Parang, hindi para makapuntos eh. Talagang dapat lahat active sa court. Mm-hmm. And then the points follow after. This time, let's see what they do with this chance ball. They go to Maranyo again. And she will get that point for the Lady Setters. Alam mo, Rex, parang gusto ko maging instruction ni Coach O. When in doubt, go to Brand Damage. Yes. Yun ang gusto ko. Ayun na, sa front line na si Brand Damage. Brand Damage pa spike po. I think dapat yung setter yung sabihan. Si Jana, bibigyan kitang Starbucks mamaya. Nagsinitan mo ng limang si Brand Damage. But right now, back to the ball game, we have Keisha Villalino doing a serve, but it will be an error. The good thing is, all they have to do is have fun. Yes. Sa totoong buhay, mga errors ko naman. Pero ito po si PJ and Drinal will enter the court for Star Magic Spikers. Adeline Salvador with a very powerful serve. Parang pinapahabol pa ni Annalyn. Gusto niya ata ng third set para mas maraming points. Gusto niya ma-experience in 25 points. Siyempre masulit. Career high. Oh. Diba? Abangan natin yan kung how many points these celebrities will end up making after this game. Just like that, Captain Jana Zablani score an ace for the ladies. Ito, meron na pong mga namumungusap-usapan. Magkakatotoo na po ba ang face-off ni DJ Jaiho at ni Brand Damage? Gusto po namin yung may mga swag fest. Coaches, baka naman po pwedeng maibulong. Oh. It's an offense by PJ. And right now, DJ Jaiho is set to enter the court for the Lady Spikers. Very on point ang music. At may beso po pag magsa-substitution. Sa kalaban may beso, talaga naman. Sana ganyan din sa games natin, no, na pag may substitution, meron. Magbibeso. Pati may entrance music. Ay, at saka ano, kakamiss universe lang po. Hindi po napag-iwanan sa rampa si DJ Jaiho. Pero ang serve niya po ay parang napag-iwanan dahil napunta po sa ating VIP section ang kanyang spike. Ito yung mga inaabangan din natin. We've seen the technical side of the game, no? The players, the celebrities showing their talent when it comes to volleyball. But ito yung mga inaabangan din natin, yung mga pakwela nila inside the court, eh. Carmela Ford with a spike. Soltones. Ay, dapat sinet na lang niya sa opposite, no? Alam mo, nape-pressure na si Soltones kasi ginagalingan na nila La Ford, nila Salvador. Feeling ko talaga pag na-unleash
yung kanilang secret weapon, red dami. Kaya pa nila to eh. Ayun na, sinasabihan ni Coach Oliver na, Brenda, mag-ready ka, papapaluin ka na. Brenda, secret weapon ka namin. Ayun na. Whoa! Yes! What a vertical leap with matching pamewang, di ba? Sana makakita tayo ng replay niyan maya-maya. But, Brent, grabe po ang face-off. Magkamukha po yung Brent damage at Rachel Andakis. Nahihirapan po talaga ako mamili. Hindi nagkakalayo eh. At, minsan sa volleyball, ganyan eh, inaabangan yung mga face-off, no? Yung magbablock na single-single lang, no? One spiker, one blocker. At, Brent Damage. Si Brent Damage, grabe yung cheer niya naman. Tignan mo to. Oh, let's take a look back at that Brent Damage hit. Hindi ko alam kung volleyball yun o jump shot ng basketball. May yung approach eh. O, pero taas siya to balon. Hindi mo kaya. At siya na po magsiserve ngayon for the lady setters. Pag si Brent Damage po talaga ay makaservice ace, magpapakape po ako sa Mall of Asia Arena. Ay, sinabi mo yan, Mela. Brute coffee lang mo yung video. Ay, oh. Dumodrawing po ng screen niya ang entire. Brute a bit of work. MVP. Ay. Wala pa daw whistle. So, okay pa po yun. Nalito lang po. So, humihirit po si Brent Damage na isa pa daw. At naghapot pa talaga siya ng teammates. Nataga-cheer sa kanya. Grabe. Sana pwede talaga sa game yun. Ay, pumasok Whoa. Na. Boy. Oh my gosh, papakape. Oh, thank you so much, the Lady Spikers. Hindi po naging ace yun, kundi abunado po tayo sa gabing ito. Abby Maranya will go to Sultanes with yeah. the power dip. And look at the swag vest. Red Damage. Para nag-champion. Oo, take a look po. Awat po muna, hindi po tapos. 1 point pa lang. Ang score po, 20-17. Uh-oh. Down po sila ng 3 points and down po sila ng one set, pero parang nag-champion. Oh! Sayang kung gano'ng malakas po yung twerk. Ganun din sa serve. Kung titinawin yung kabilang team, hindi mo lang kung intimidated or serious. Naguguluhan na po ba sila? Ganito po talaga pag secret weapon, dinidistract yung kalaban eh. So, ito po si Brent Damage, living up to his role here today. Oh! Sultanes with Spider-Man. Ay, oh, wow! Puto-puto! Para walang nangyari. Nakatayo si lang. Tinayuan lang. Yeah! Yan naman po ang makikita ng weakness. At pumarty naman ang lady setters. And that makes me so happy because that point for the lady setters mean that it's another service for Brent Damage. At yung Moa nakikisama, yung pastrobo. Nako, sa mga nakatutok po sa ating live stream, sana ay itumulan na kayo ng comments dyan. Ang pagkakaliw. Ang alam ko, kaya-kaya din ni Abby Marano yung ganyan eh. Sana po si Chang Abby pag magsaserve po, ganyan din po. Yan po yung gusto namin makita. Ang inaantay ko naman, Mela, yung service ace na to ni Brent Damage. Para sa kapi ba to? Oo. Ay, fine. Error po ang serve ni Brenda, but don't worry sa mga fans mo ng lady setters, best in performance naman po. Walang sinabi yung mga nag-cheer dance kanina sa performance ni Brent Damage. Pero makikita mo, no, sa side naman ng Lady Spikers, for the series po, mga first hands as Rachel Andakis goes for the serve targeting Abby Maranyo and they will set up Sultanes once again. Bumawi si Gretzel kasi kanina naputo siya ni PJ, eh, no?
Talaga naman na ball control is life para dito sa enforcements ng lady setters. Let's take a look at the very talented Gretzel Soltones with that angled hit. And this time, ito namang si Bini Mika who's been showing us some good digs earlier. Ngayon naman, good serve targeting Dakis. Annalyn with a drop shot. Soltones on the second touch, drop ball. Great dig by the libero, Isabel Laugu. Punta ulit sila kay Salvador. Great dig yet again. Target na naman si Soltones. Wow. Kinabangan talaga. Jillian with the second touch. Tingnan natin. Abby Marano with the center. At kakari rin na po. And look at the lady setters celebrating like they won the game every point. Red damage, hinahamon na po ng suntukan si DJ Jaiho dito sa gilid. May taunting po na nagaganap. Naging boxing. Bawal po ito sa totoong match. Pero dahil entertainment ang habol natin this day. Red damage doing it all for the lady setters. Bini Mika will give us another serve again, but that is gonna save us. Ganda na nga naging performance ng Lady Spikers kanina. Talaga nga, lahat nakapunta ng bola, nakaka-touch sila eh. Right now, a new player on the block, Angie Salvacion with the serve. But just too much angle on that one. Ang dami ng mga fans dito sa Mall of Asia Arena with banners ni Angie Salvacion as Gretzel Soltones targets the libero Jillian Vicencio. Now they go to Rachel and Dakis for the hit. Punta ulit sila kay Abby Marano and she'll get the point. DJ Jaiho. And now we're tied at 22. Again, this is just a race to 25. Wala po tayong deuce. Sa umiting na ang labanan as Aya Fernandez checks in for Angie Salvacion. At laging come from behind itong eksena ng lady setters. No, kanina malaki yung lamang. Nahabol nila ngayon. Ganun ulit. At he will get the advantage after that Gretzel Soltones service ace. And now the lady setters have the lead. For me, a third set means another set with brain damage. And that sounds good to me. Oh, still a good ball. Great save by the lady setters. They go to Salvador again with a good eye. Finding the donut hole. The defense of the lady setters. What an all-around game by this girl. Talaga namang pinaghandaan. Andun din yung volleyball IQ niya. Makikita mo yun sa galaw niya, sa demeanor. Confidence. Nandiyan na lahat for Annalyn. Really an MVP performance for her. She did it all this afternoon. Oh, middle blocker versus middle blocker. Oh! Abby Marano unleashing her BMDC, the beast mode, don't care. Mantra. And that's a really crucial point, no? That's their 24th point from the second set. So now the lady setters are at set point. Like you mentioned, the turn of events here kanina po. First set, napunta sa lady spikers. Hindi makahabol ang lady setters, pero tinapos ni Jen kayo na. Meanwhile, ngayon naman, para sa lady setters, para masaya yung ending, no? Para...
Leo, si Brent Damage. Pinasok ulit. Tignan natin kung tatapusin na ba nila to. Salvador! Oh. I think so. 24 goal, pero wala na yata Goose Norex kung sino makakuha ng final points. The team who gets this point wins the set. So if the Lady Spikers get this point, they're gonna win the match. But if the Lady Setters get this point, there's gonna be a third and final set. But the Lady Spikers have Annalyn Salvador, who's been doing so good this afternoon, off to serve. Target si Chang. Tignan natin kung tatapusin na. Good save! Still a good ball! And the point goes from the Lady Spikers! The Lady Setters were already celebrating. And what a way to get the final point. I think they're going to comply to the technicalities of the game. So, there's gonna be a deuce. So, match point the ball, Lady Spikers, with Annalyn Salvador for the serve. Great receive. Pupunta sila kay Chang. Maranyo. Nandiyan talaga yung fighting spirit, eh, no? Kahit hindi sa sarili nila mga professional teams. But earlier nakita din natin na the lead was made possible because of that Jelka Yuna pancake save. Akala ng Lady Setters, imposible na. Nakatalikod na yung mga Lady Setters kanina. They were already celebrating. Brent Damage was jumping already. Akala ko nga nasa teleserye si Brent Damage. Kasi yung itsura niya after, yung hindi siya makapaniwala. Dramang-drama talaga. Pero ngayon, sila naman ang pumunta sa set point. Nagtumbling pa nga ito si Brent Damage dahil 1 point na lang. Sila na po ang mananalo nitong second set to extend this game to a 3-set match. Ramdam ko mas pagod pa talaga si Brent Damage kaysa dun sa dalawang imports. At set point na po ang Star Magic Lady Setters with Team Captain Jana Zapalan for the serve. Great receive by Salvador. They go to Daki. Inspirated. May sisihan kung nagaganap dito sa gilid. Nagsusuruan. Again, hindi sila nag-team building. Ay, nako, nagpupugpugan. Kukutasan na po ni Brent Damage. Si Bini Pika. Pero, ayan, loko-lokohan lang po nila yan. And we are tied. What a match! And what an entertaining show for the fans. We are now tied at 26. And the Navarro will serve for the Lady Spikers. Salvador. And now that is with her most powerful spike of the game. All of Asia Arena, waiting for Donnie, waiting for Don Bell, waiting for DGP, for Joshua. Excited na eh kung matatapos na ba to basketball game na or na-excite pa sila sa igting ng labanan ngayon. Pero before that, what a gift to the fans. What a show. The second set has been nothing but entertaining for everyone. That's right. So, the players alone, entertained na sila eh. What more? Yung mga ganitong antics, may tumatabi. Dikit na dikit pa eh. Birin mo 27 all. Great pass from Navarro. Patient and Lampkins will get another spike. For the Lady Spikers, we are now at match point. 27. Mukhang ayaw na nila mag-third set itong sina Rachel Andakis. Kina-career na rin nila yung palo. Parang nireserve niya ng matagal na palagod. As PJ gets the serve to Changabi Maranyo, they will go to Sultanes. Dug up by Kayuna.
And here's Dakis again. Picked up by Marano. Tingnan natin kung paano lang kukunin ng puntos. Chance ball. Carmelo Ford with the pass. What a game! Ganda naman ang naging storya na yun para sa Lady Spikers. Pinaganda yung laro, no? Pinaligid. Yes, and I'm sure this game has been a show, a treat, and it's been memorable for all of the fans here in the Mall of Asia. Maraming teamwork ang nakita natin, especially on the side of the winning team, the Lady Spikers, the girls in blue. Dahil kalat-kalat yung kanilang mga puntos. And top scoring for the Blue Spikers, 11 points for Annalyn Salvador, 6 points respectively for Kayuna and Rachel Andakis. And Vivory, naka-1 point din yan. PJ, naka-1 point. On the side naman of the lady setters, we could see ang nakapuntos po talaga the whole game. 17 points for Gretel Sultones. Abby Marano with 15 points. Pero we also have to credit their teammates dahil syempre yung nagsiset sa kanila, yung mga nakakadepensa para sa kanila. At syempre yung nag-entertain sa kanila. Hindi naman didikit ang first two sets kung wala yung mga teammates nila, Abby Marano and nila Gretel Sultones. So kudos to the lady setters also for giving a show. At dahil nga na-excite ang ating mga fans, let's now turn it over to Sam Coloso and Ayana Perlas. Major Arena, gusto niyong pa ng Star Magic All-Star Games? Ayan. Make some noise dahil susunod na ang ating main game, which is basketball. Oh my God. Teka lang. Okay, gusto ko marinig. Sino dito yung para sa Team Star Magic? Okay, grabe. Grabe? Grabe yung energy. Ito naman, may isa pa tayong tanong. Okay, go. Ikaw na. Sino naman dito ang para sa Team? It's Showtime! Yung extra hype, gusto ko rin galing kay Brenda. Grabe yung tapatan ni BJ, Chai Ho, tsaka ni Brenda. Sample! 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 1, 2, 3. Twerk, twerk, twerk. Ay, twerk, twerk, twerk. O, ikaw, ikaw. Tapatan, Ayana. Bakit parang pag sa akin, pangit? Hindi. Pero parang kay Brenda, ang ganda. Ayana, ano yung pinaka-favorite part mo sa volleyball game earlier? Yung pag-twerk talaga ni Brenda. Totoo. Yung talaga yung highlight. May paggapang pa eh. Oo. No? At bet ko din yung pag-party tuwing may nakaka-score. Oo. Actually, bet ko rin yung pag-beso kapag may substitution. Yes. Oh my gosh, di ba guys? At beso sa kabilang koponan, di ba? Ibig sabihin, dito talaga sa Star Magic All-Star Games, it's all about camaraderie, it's all about friendship. Wala naman talagang competition, yes, diba? And it's all about having fun. At syempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga kapamilya yes. at supporters na nandito tonight. Exactly. Once again, mga kapamilya, handa na ba kayo? Handang-handa na! Okay. Ito na, syempre, kailangan natin malaman kung sino ba yung mga Mythical Six natin, MVP, at syempre, syempre, yung sa Idol Cam natin, di ba? Si Vivory, di ba? Saan yung mga Vivory fans? Nasaan ang ating mga Vivory fans? Ayan! Cheer naman kayo dyan! Okay, isa pa! Vivory! Vivory! Dahil siya yung napili ng Idol Cam for volleyball. Pero yung question ko is, sino ba yung napili for basketball? Ayan, mamaya guys, i-close na natin ang voting para sa Idol Fan Cam Challenge. Kaya please keep voting for your favorite Star Magic yes. or Showtime artist. Exactly. And once again, we would like to thank maraming salamat sa Star Magic
setters. Yes, but before we award, ipinapaalam namin sa lahat na ang botohan para sa Best Idol Fan Cam for Basketball Main Game is now officially closed. Oh my gosh, sino kaya? Sino kaya? Excited na ako. Ayan, oh my, excited na rin ako. Ayan, mamaya, bagong Basketball Main Game, malalaman nyo kung sino ang ating player na nakakuha ng Best Idol Fan Cam. Now, going back to the previous game, both of the teams did their best. Pero syempre, meron at merong nangiibabaw. And to award the outstanding players, here's ABS-CBN Business Unit Head Sir Riley Santiago. And of course, the head of ABS-CBN TV Productions, Star Magic Direk Loren Joggy. Woo! Let's all give them a warm round of applause once again, Direk Loren and Sir Riley, to help us award in the volleyball segment of the All-Star Games. Hello, yes. Sir Riley. Hello, Direk Loren. All right. Kaya ito ang ating tanong, sino kaya ang champion for this year? All right, ito na. We actually have the results. Ngayon lang yung results. Okay, ito na. The champion of this year's volleyball game is... Wala pa. Secret. Wala pa? Okay, sa tingin nyo, sino yung champion ng Star Magic All-Star Games Volleyball? Make Sina. Some noise for the Star Magic Lady Setters! Okay, guys, MOA Arena, kailangan ko yung energy ninyo, okay? Ready? Sa tingin nyo ba yung champion ay yung Lady Setters? Or Lady Spikers? Make some noise for your favorite team, guys! Okay, ito na. Ready Mythical. Na daw kasi sila. Ready na sila. Okay, ito na. Yung first ay yung Mythical Six. Okay, ito na. Yung Mythical Six natin. Number one on the list is Erin Navarro! Ayan, palakpakan natin si Miss Erin Navarro. Yes, grabe. From the Star Magic yes. Lady Spikers. Congratulations once again, Erin Navarro. Napakagaling ni Erin kanina. Grabe. Diba? Hard-working. Puntos yan si Erin. Yes. Offensively, defensively. So true. Pero syempre, we have five more who will join her in the Mythical Six. The second one is... Vinny Mika! Let's go! Vinny Mika! Vinny Mika! Hey, hey! Ayan, yeah. Grabe din yung pagdig ni Vinny Mika earlier sa kanyang mga games. At grabe din ang kanyang mga service aces. I know she had some. Yes, di ba? Kasi actually, may kwento sa akin ni Vinny Mika na growing up, volleyball player talaga siya. Di ba? Oh, alam, reporter yarn! Yes, obvious na obvious, no? Yes, di ba? Okay, so syempre, we have Erin, we have Vinny Mika, and next up is number three, Jillian Vicencio! Ang ating libero! Yes! Yes. Mythical sexy Jillian. Congratulations, Jillian, yes. From the Star Magic Lady Spikers. Nakita ko talaga kanina na si Jillian, ano talaga, nagda-dive talaga for the ball. Totoo. Diba? Grabe din yung labanan na nangyari. Diba? In volleyball, it's all about sacrifice. That's true. Sacrificing yourself for the ball. Diba? And communicating, diba? Yes, of course. Diba? Next up, number four in our Mythical Six is... Jana Samplan! Ayan, alam po si Jana. Siya yung captain ng niya. Ayan! Congratulations to our captain from the Star Magic Lady Setters, Jana Samplan! Alright, syempre meron tayong photo op with Direk Loren and Sir Riley. Congratulations! To, once again, Erin, Vinny Mika, Jillian, and Jana. Grabe, parang hindi maglaro, no? Ang refresh. Diba? Pak. It's giving... Fresh. It's giving no pores. Next! Number five of our Mythical Six is... Annalyn Salvador! From the Star Magic Lady Spikers! Our team captain as well. And ang alam ko, diba, Annalyn, MVP ka
last year, if I'm correct. MVP. And now she's part of the Mythical Five. Yes, exactly. Congratulations once again, Annalyn. All right. And syempre, meron tayong one last member for the Mythical Six. Are you ready, Sam? Yes, of course. Ito na. Our last member from the Mythical Six is Isabel Lau! And that completes our Mythical Six. Isa rin siyang libero. Nakita ko, grabe. Actually, sinabi ni Mela at ni Rex dun sa commentating, ang galing ni Isabel sa pag-dive. Grabe, she definitely led her team, no? Grabe. Grabe. I love it. Now, of course, once again, our Mythical Six, mga kapamilya! Congratulations to our Mythical Six once again! We have Annalyn, Jillian, Erin, Beanie, Mika, Isabel, and of course, last but not the least, Jana. There you go, our Mythical Six for the Star Magic All-Star Games Volleyball Tournament. Ayan, okay. Meron pa tayong next set of awards. Oh my Ayana. Gosh, ito, syempre, sa team, kailangan may mag-set. Okay? Mga kapamilya, sino kaya yung best setter natin? Oh yes, my gosh. Sino kaya? Ito na. Sasabihin ko na. Ito. Sige, sige. Part siya ng Mythical Six. Wow! The best setter goes to Beanie Mika! From the Star Magic Lady Setters, Beanie Mika! Once again, congratulations! Grabe, Hakot Award! Of course! Siyempre, Beanie Mika yan. Beanie Mika. Ang galing niya. Actually, nakita ko kanina, grabe, may pa-service ace. Grabe yung pag-defend din niya kahit, you know, setter siya. Totoo. Offensively and defensively. Grabe, diba? Inikot niya yon, Ayana. Exactly. Ngayon. Now, of course, best setter, we have to have a best receiver as well. So. Yes. Ayan. Ang ating best receiver ay also from the Mythical Six. Yes. Jillian Vicencio! Yes! Alright, Jillian Vicencio! Once again, part of our Mythical Six and also our best receiver! Ang ating libero galing sa Star Magic, Lady Spikers! Grabe! Okay, so we have our setter, we have our receiver, and last but not the least is the best hitter! Ayan, makukumpleto na natin. Oo, ayan na. Kumpleto na sila. Our best hitter is Annalyn Salvador! Once again, a part of our Mythical Six. Congratulations, Annalyn! Grabe, these players really brought their A-game, no? Exactly, syempre. Star Magic All-Star Games to eh. Akala ko nga pro na eh. Nalimutan ko na. Ma. Sabi ko, oh my gosh, saan ba tayo? SEA Games? Akala ko na sa SEA Games tayo. But of course, ito na. Ito na ang ating inaabangan. Yes, we're done with the individual awards. It's time for the team awards. Yes, we have our first runner-up from our volleyball segment is none other than the Star Magic Lady Setters! Woo! Guys, palakpakan natin sila, yes! Diba? Hard work talaga. They did their best. Sayang, hindi umabot ng 3 sets. Magiging exciting pa naman yun, diba? Totoo, pero grabe din yung race to 20. Exactly. Race to 27, grabe yun. Diba? Oo. Napaka-exciting. Napaka-intense. Yes. And syempre, nandito ulit si Brenda. Oo. Gusto ko ng sample. Oo. Tuwing nakaka-score. Yes. Gusto ko yung nagpa-party sila sa gitna. Yes. Once again, mga kapamilya, the Star Magic Lady Setters. Let's all give them a warm round of applause. Congratulations. They're our first runner-up for our volleyball tournament. Napaka-eight. Meron pang sample si Brenda? 5, 6, 7, 8. Twerk, 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 twerk that out. Grabe! Ang dami pa ng energy ni Brenda, diba? Alright, our first runner-up, the Star Magic Lady Setters. Pero syempre, ang champions! Ito na! Ito na! Sabay tayo, Sam. Okay. Ready,
Siyempre, hindi sila magpapatalo, Ayana. Yes, it may was... pag-twerk din silang sample. For sure. From Jaiho. Oo. Oy. Abangan nga natin yan. Meron, pwede ba mag, may pa-twerk? Ayaw ko siya. Twerk, 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 twerk that air. Come on. Twerk, 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 twerk that air. Come on. Oh, let's go. Let's go. Twerk, 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 twerk that air. As a baby girl lang muna daw. As ano, may catwalk muna siya. Diba? May pa-catwalk siya. Once again, our champions, the Star Magic Lady Spikers! Congratulations once again! Yes, it was a tough journey. But alam nyo, actually, sinabi sa akin ni head coach na ngayon lang sila naging complete. Kasi last year, hindi sila complete. Oo, actually, narinig ko yun. Tapos gusto ko pa nga yung sinabi mo sa last report mo eh. Yes, sino diba? Yung mabango? Si Joshua Garcia. Ah! Okay! And of course, here we go, Direk Loren. I would like to ask Direk Loren to help me in awarding our MVP. Direk, are you ready? All right, our MVP is none other than... Annalee Salvador! Ayana. Exactly. Grabe talaga, nakikita natin yung effort, yung camaraderie, yung competition, friendly competition sa ating mga kapamilya artists. Congratulations to our lady setters and our lady spikers as well. Now, of course, Sam, we would like to thank the girls. Thank you so much, girls. And thank you also to our kind and generous sponsors, Arena Plus and Sun Life. Yes, All-Star Games is also supported by Kuya Jay and Landers. And syempre, thank you also to Pepsi. We also have a few more sponsors. Thank you so much to MKX for the trophies. Nagpapasalamat din po tayo sa Cristalino Spring. Ayan, mga kapamilya, natapos na ang badminton, basketball rookies, and volleyball. And you know what that means? Ano na, Sam? Ano na? Susunod na ang ating much-awaited basketball match of Star Magic Dream Team, and it's showtime! Mga kapamilya, one more time, handa na ba kayo? Mukhang handang-handa na, but now, maraming salamat po. I am your host, Sam Coloso. And my name is Ayana Perlas. 2023 Star Magic All-Star Games is brought to you by Versus Volleyball. Using Japanese technology, this microfiber high-quality volleyball is the new brand to watch out for. Exclusive at Sports House. And we also have UMAX Badminton. Lightweight design at high performance, good grip control, and acceleration. This is how UMAX Badminton Racket performs. Available exclusively once again at Sports House. And last but not least, syempre, Sports House, with a passion to innovate and to promote sports and healthy lifestyle, whether at home or in the office or outdoor. Sports House, home of fitness and sports. Ready to serve you with branches nationwide and online. Oh my gosh, Sam! Ito na! Magpasalamat muna tayo sa Sports House. Thank you so much for supporting the Star Magic All-Star Games. Kanina pa natin sila kasama. I know, di ba? Ito na, may aabangan tayo tonight. Yes, of course. Pero before that,